Tumayo po tayo. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ang sundin ng loob mo upang sa pagdami naming at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na Yaon. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin dito ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas
ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinula ay ang banal na salita. Paghahasik ay ginawa ng Poong Gurong Dakila. Tupang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi namang Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinabing, "Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-taas. Kayo'y taga-salibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako ay si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila.
Sumagot si Jesus, "Ako yung sinabi ko na sa inyo mula pa noong una, marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Habang papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw, mas lalo sana nating makita at maunawaan ang kadahilanan ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo ngayon, umaalingaungaw ang pagpapakilala ni Jesus Nazareno sa kanyang sarili bilang Diyos. Siguro po iba sa atin ay magtataka, ano ba ibig sabihin nung sinabi ni Jesus, "Ako ay si ako nga." Kung sa Tagalog ay parang bitin yung salitang iyon. Ako ay si ako nga. Ngunit kung tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ang pagpapakilalang iyon ni Jesus Nazareno ay alingaw-ngaw ng pagpapakilala ng Diyos kay Moises. Sa lumang tipan, nang nagpakita, nang usap ang Diyos kay Moises, tinanong siya ni Moises, "Kapag ako ay nagpunta sa mga taong pinapasugo mo sa akin at nagtanong sila, ano ang pangalan ng Diyos? Ano ang sasabihin ko?" Tanong ni Moises. At ang sagot ng Diyos, "Sabihin mo, ako ay si ako nga." Sa makatwid ng sinabi ni Jesus Nazareno, ang mga salitang ito, inahalintulad niya ang sarili niya sa Diyos. Ipinapakita niya ang kanyang pakikipagkaisa sa Diyos Ama. Kaya nga sinabi niya sa Ebanghelyo, "Ang aking kaligayahan ay antuparin ang kanyang kalooban." Kaya nga mga kapatid, sa unang pagbasa, makikita rin natin ang nangyari nung panahon ni Moises ay katulad pa rin nung nangyari ng panahon ni Jesus at katulad pa rin sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Narinig natin sa unang pagbasa, matapos lumabas ng mga Israelita mula sa Ehipsyo, matapos silang palayain ng Diyos, anong ginawa ng mga Israelita? Nung sila'y nagugutom na, nagreklamo na sila, nangihinayang sila, bakit pa sila umalis sa Ehipsyo? At sinisisi na nila si Moises at ang Diyos
sa kanilang paghihirap. Nagkakasala na sila. Nakakalimot na sila. Hindi ba ganun din ang kwento sa ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga sa darating na mahal na araw, gugunitain natin ang pagpasa niya ng krus, nang ipako siya sa krus, dahil nakalimot ang tao, dahil ayaw siyang tanggapin ng tao, dahil nais siyang iligpit ng tao, dahil sa kasalanan. At hindi ho ba nangyayari pa rin ito hanggang ngayon? Marami pa rin ang tumatalikod sa Kanya. Marami pa rin ang nakakalimot sa Kanya. Kaya nga ngayong mga mahal na araw, inaalala natin gaano tayo kamahal ni Jesus Nazareno. Pero nakakalungkot kahit na ipinapaalala sa atin gaano niya tayo kamahal, minsan ay pinipili pa rin natin ang kasalanan. Minsan ay pinipili pa rin natin ang mundo. Minsan ay pinipili pa rin natin ang mga Barabas at ang mga labag at kalaban sa kanyang kalooban. Ngunit, bagamat ganito ang tugon ng tao, katulad ng nangyari kay Moises, natuklaw sila ng ahas dahil sa kanilang kapalaluan. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagpadala pa rin siya ng lunas. Kung paano itinaas ni Moises yung tansong ahas para gumaling ang mga nakakita sa kanya. Hindi ba ganun din ang ginawa ng Diyos Ama? Itinaas si Jesus sa krus. Akala ng mga kalaban niya para mapahiya siya, para tapusin siya, para iligpit siya. Pero anong ginawa ng Diyos Ama? Sa pagtataas ng kanyang anak sa krus, ang sino mang tumunghay sa kanya, ang makatatanggap ng tunay na lunas, tunay na buhay, tunay na biyaya. Kaya kung napansin niyo mga kapatid, nakatakip na ang lahat, pero ang ating Panginoong nakabayubay sa krus, ipinapakita pa rin sa atin, sapagkat sa ating pagtingin sa Kanya ng may pananampalataya, bagamat sinisira tayo ng kasalanan, sa Kanya natin matatagpuan ng lunas, kapatawaran, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sa mga araw na ito, hanggang sa isang linggo, sana po, pag nakikita natin si Jesus Nazareno, maalala natin gaano kapangit ang kasalanan. Gaano kalupit ang kasalanan. Gaano tayo sinisira ng kasalanan. Ngunit huwag tayo matapos doon. Sapagkat makikita din natin kay Jesus Nazareno, gaano kay buti ang Diyos. Gaano siya naguumapaw sa awa para sa atin. Na bagamat tayo'y minsan pumipili ng kasalanan, hindi siya nagsasawang alukin tayo ng kanyang kapatawaran. Alukin tayo ng kanyang pag-ibig at buhay na walang hanggan. Kaya nga't ipagdasal po natin na sa tuwing matutunghayan natin si Jesus Nazareno, maanyayahan tayong magsisi. Maanyayahan tayong itakwil ang kasalanan. Maanyayahan tayong tunay na sumunod sa Kanya. Sumunod sa katapatan at pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Salamat po
niyakap mo ang krus. Niyakap mo ang kalooban ng Ama. Bagamat ikay nagdusa at namatay, ito ang naging daan sa aming lunas at kapatawaran. Tuwing natutunghayan ka namin, Jesus Nazareno, itakwil nawa namin ang kasalanan, yakapin namin ang kabutihan at ang kalooban ng Ama. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang Anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ang ating tugon, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos, naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Tahimik nating idulog ay iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit na pinagmumula ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal po natin na lalo tayong matulad kay Kristo, sumusunod at nagmamahal sa kalooban ng Ama. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami nakakalimot magpasalamat sa iyo. Patawad po kung minsan matigas ang aming puso at sumusuway kami sa inyo. Pagpinipili namin ang kasalanan at hindi ang inyong kalooban, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inang kita.
sa bahay tahakin. Krus na landasin, kalahak ay aking. Hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Kung pipiliin, abang alipin sa bahay tahakin. Krus na landasin, kalahak ay aking. Hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Announcement. Ang lahat po ay inanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection ngayong araw na ito sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Rufino C. Siscon Jr., ang ating punrektor at parish priest. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa inyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagparito, sa inyong tulong po sa ating simbahan, sa mga inyong pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin hindi lamang maging madasalin, kundi mapagmalasakit at mapaglingkod sa ating kapwa. Tandaan po natin, lalo na ngayong papalapit na ang mga mahal na araw, itinampok si Jesus Nazareno sa krus upang ipakita sa atin ang dakilang awa ng Diyos, upang anyayahan tayong magbalik loob, piliin siya, itakwil ang kasalanan para matanggap ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglayang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.